kwek-kwek negosyo ba ang hanap mo? Pwes, try mo na din ito dahil gagawin nating crispy yung kwek-kwek mo. Pati yung paggawa ng sauce, ituturo ko. Oh, diba? Itsura pa lang, nakakatakap na. So, simulan na natin to. Bago ang lahat, suotin ko muna yung flying apron ko. Guys, dumating na yung mga ipapag-giveaway ko sa inyo. Katulad yan ang suot ko, pero papalagyan ko pa ng logo ang mga ito. Loko. Bale, first batch muna ito. Medyo mabigat din kasi yung pagpapalagay ng logo at yung shipping fee nito. Actually, karamihan yata kulay brown ang gusto. Pa-comment down naman sa baba guys kung okay yung kulay black na to. Maglalaga tayo ng itlog ng pugo dito. Sa amin kasi, 45 pesos yung 25 piraso nito. Sa inyo guys, magkano ba to? Baka kasi mas mura sa inyo. Ilalaga ko lang ito sa loob ng 5 minuto at papatayin ko na yung lutuan para ating matakpan. After ng ilang minuto, ibabad na natin sa malamig na tubig para mabalatan na natin to. Guys, pasensya na kayo kung maliit yung itlog ko. Pero lalaki din ito after maperito. Naglagay lang ko ng 2 tasang harina dito. 3 kutsarang breading mix, kalahating kutsaritang asin, at kalahating kutsaritang paminta. Siya nga pala, shoutout po kay Sir Dennis Magpantay Martinez at sa family niya sa Pasig, Laguna, Dubai at Florida. Guys, kapag binigyan ako ng chocolate ni Sir Dennis, huwag kayong mag-alala. Yung mga laman, sa akin muna. Tapos, yung mga balat, sa inyo na. Maglagay din tayo ng itlog sa ating mixture. Oh, diba? Ang liit ng itlog ko kanina. Ngayon naman, ang laki na. Next, magbuhos tayo ng tubig. Pero, paunti-unti lang para makuha natin yung tamang lapot nito. Ito kasi ang magsisilbing batter ng itlog ko. Kailangan ganito kalapot yung mixture nyo. Ilubog na natin yung itlog ng pugo. Next, balutan naman natin to ng breading. Bale, 2 beses natin gagawin yung proseso na to. Kailangan kasi medyo makapal yung breading nyo. Guys, kung gusto nyo babaan yung presyo ng kada piraso, hatiin nyo sa 2 yung itlog ng pugo nyo. Kasi pumapatak ng halos 2 pesos ang itlog ng pugo ko. Wala pa yung breading at yung sauce dito. So, okay na to? O diba, ang ganda? Heto na yung mga sample ng nabalutan ko. Next, magpainit na tayo ng mantika. Pirituhin natin yung mga itlog into medium heat hanggang sa mag-golden brown nito. Medyo haluin natin para even ang pagkakapirito. So, okay na to, pero yung sauce talaga magpapasarap dito. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Gagamitin ko yung aking murang non-stick pan. Magtunaw tayo ng 2 kutsarang butter. Then, 2 kutsarang harina naman. Alam ko, familiar na kayo sa sauce ko na to. Pero dahil yung iba, hindi pa napapanood dito, kaya inuulit ko. Magbuhos din tayo ng tubig. Halu-haluin natin para matunaw yung harina nyo. Next, maglagay din tayo ng 1 pirasong chicken cubes. Ito ng pampalasa natin dahil hindi na tayo maglalagay ng asin. Then, 1/3 can of evap. Huwag nyong overcook yung gatas nyo para hindi umasim yung sauce nyo. Maglagay tayo ng paminta, pampalasa. Maglagay din tayo ng dahon ng malunggay, pampaganda. Bale, hiniwa ko lang sa maliliit ito. Pero sa mga mister dyan, may tanong po ako. Kung may toyo kayo sa bahay nyo, gaano mo kadalas suyuin ito? Oh, kapag tinoyo yan, hindi ko kasalanan. Ilagay na natin yung itlog sa ating lalagyan. Then, ibuhos na natin yung masarap na sauce dito. Heto na ang ating crispy kwek-kwek. Try nyo na din itong ipang negosyo. Bale, nilagyan ko lang ng dahon ng sibuyas ang ibabaw nito. Alam ko, sawa na kayo sa siomay ko. Kaya tikman nyo naman itong itlog ko. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.